ating upper bracket ng ating playoffs Nexplay League Season 1 sa pagitan ng AP Esports laban sa SBM Pan. Sino manalo, aabating ito. Sino matalo, mabalalaglag sa ating lower bracket para harapin ang ating waiting na Alpha Esports Best of 5 Series. Mainit, malupit, bakbaka natin inaasahan mula dito sa ating magkabilang pinaso. Ang panginitan nyo, mga ka-Nexplay, eto na ang tamang pagkakataon para ikalat pa ang magandang balita. Please like, share, and follow po ang page ng ating Nexplay League. At huwag nyo na rin kalimutan, syempre, na mag-follow sa ating Tambay TV page at samahan nyo kaming abutin ang ating 1,000,000 Tambay! Nako, eto na nga, Yaku. Pakilala natin ang ating mga players for both teams. Eto, syempre, ang side ng ating APE Sports. We have Ember King for his Yi Sun Shin. El Pizo para sa Selena niya dito. Kadensa para sa kanyang Johe. Jurashi for the Esmeralda and Donut with the Aldous. Nako, eto naman ang side ng ating SB Empire. Of course, open dito with his Matilda Storm, gagamit ng ating Farsa. Pandora with his Lapu-Lapu Kanashi with that Roger and Shisu, gagamit ka rito ng ating Nathan. Pero medyo delikado Shisu Yaku dito. Pero nakain sabi sa laro. Pero sa dash in ng ating Alpiso, hindi siya makakailag. And that will be a first blood for the side ng ating AP Esports. One for one exchange going in their favor. Tama ka dyan, in favor of AP Esports yan, Yaku. Pero Storm, delikado, and Storm will fall down, but Kanashi will take that kill. But that is okay, sabi ni Kadensa dito, dahil post 4 at post 2 ang nadali namin sa inyo. So that is still going to be good for us. And Yureshi right now, ready to go to the level 4 with his ulti, preparing for this upcoming turtle objective. Let's see. This is going to be the challenge right now, coming from the both teams, as Donna together with Shizu on the top. They won't be involved dito sa ating upcoming turtle objective, Yaku. They will just focus on getting the core items nga dito para sa ating laro, knowing that Nathan nga, eh, syempre, kailangan maging effective agad in the early stage of the game, while Donut can calmly climb his way to fulfill all the stock that he needs on his Aldous, Yaku. Ako, Yaku, kapag ito naka-stock pero delikado, Donut dito, Yaku, running low, flinger in para dito sa ating Nathan, pero mabibigo siya na mapitas dito ang isang Donut at nakuha pa ng ating AP Esports ang ating unang turtle. Tama, pero pantay lang ang ating ginto, Yaku, even though AP Esports got the first turtle objective of this game. The goal difference, oh, grabe naman yung hindi pa umuwi si paring Nathan. Naku po, matigas ulo. Matigas ang ulo mo, Nathan. Para kang pagong, ha? At eto na nga, si paring Donut kuha lang dito, syempre, ng stocks. At feathered air strike, El Pizo, delikado, but he will survive. But Kanashi is there to clear up the jungle creeps here on the side of AP Esports. Yeah, that is a beautiful kill para sa isang Donut dito, especially with this Aldous and Nathan pa nga yung nadali niya. Pero eto, Kadensa spot dito ang ating Storm, delikado, smart pistol with that ejector, but he will survive. Silking Eagle, Kadensa, delikado, walang panakas dito. Flicker out is not available for Kadensa, and he will fall down on hands of Kanashi. Yaku na ako, dalawa na napapatumba ng Kanashi rito with this Roger. Tama. Makati ang Roger, Yaku. Roger, oh. Roger. Roger, Roger yan, Yaku. Pero ang downside lang ng isang Roger, Yaku, you can use. Actually, you can use. Pero hindi lang bagay yung Wind of Nature sa kanya. Kasi yes, bakbakan eh. Full damage potential lang kanya nga kailangan dito. Unlike MP the King, which is very flexible, very versatile na assassin and marksman, he can use the Wind of Nature against the Roger dito, Yaku. Yan so pala, that Yaku, is a big advantage. May isang katanungan ako dyan tungkol sa Wind of Nature. Well, as of the Wind of Nature says dito, yung effect niya is mas mataas kapag ang gagamit is MM. Tama. So Roger is considered as MM. So makukuha niya ba yung full potential ng isang Wind of Nature in case na siya gumamit ng Wind of Nature? Tama ka dyan, Yaku. Actually, the same as Yi Sun Shin, na isang marksman assassin, Yaku. Yes. So full po, full 2 seconds ang makukuha nila, Yaku, like the marksman. Yes. So magandang kaalaman para sa atin yan, Yaku. Maka-Nexplay dito. Kasi Yaku, FYI, para sa ating mga ka-Nexplay dito. Mm-hmm. Siyempre, ang Roger, kita natin yan para siyang fighter build, para siyang fighter dito gumalaw. Same goes sa kanyang ano rito, kung paano siya umatake rito. Siyempre, tama, kalmo siya. Pero Roger is considered as an MM, as a marksman. Tama. At siyempre, yun nga lang, kapag nag-form kasi siya, Yaku, para siyang nagiging fighter dito, nagiging melee siya. Mm-hmm. So napakaganda. Same goes with YSS, Yaku. Nagta-transform dito para maging melee, para maging masakit nga siya kapag asutukan ng laban. And there we have it. 2 out of 3 turtles na napasakamay rito ng ating AP Esports. And SBM Pariyako is down with a 1K gold advantage going in favor yan, syempre, ng ating AP Esports. Tama ka dyan, Yaku. Siyang tunay. So, tignan natin ngayon, 4-3 in our scoreline. And syempre, early item check dito. War Axe agad ang kanyang kinuha dito for MP the King. And look at how he is dodging. And Kadensa stopping that one. And Kadensa taking the kill
napatay nga niya dito si Storm with that smart missile. Pandora, Delicado, pero El Piso, ganado pa, pumasok yung Reshi, very tanky. Abyssal Arrow won't connect that time, but Cadenza is on his way. Ejector is ready, tumatakbo dito na parang may tae, pero Breaker with a Stardust Dance coming from Yureshi, and Shizu will fall down onto the bottom lane. Grabe na yung damage dito ni MP the King at ni Donut. Yaku, early pa lang. Nako, Yaku, mukhang din nag-research dito SBM par. Be that Donut, may gamit ka ng Aldous dito. Another Ejector with that Ensemble. May kasama pang Arrow yan, Yaku. Grabe, kompleto Recados ang ginawa rito ng ating Cadenza together with El Piso. What a pick-up dito. A perfect execution from the side ng ating AP Esports. Ejector dito with that Unstoppable Force. Sinabayan pa ng Abyssal Arrow. Grabe, Etra. Yep. Ejector with the Flicker in. Unstoppable Force. Abyssal Arrow. Saan nga punta? Definitely you will fall down. Grabe, what a pick-up. At pakabilis siya ako ng pangyayari dito. No time to react. No time to react. Isang Storm with his Sparsa. Kumbaga, binibigla na Yaku. Parang sa birthday surprise. Pero Circling Eagle sa kamatayan. Sumama pa dito si paring Ogwen. Nag-dive na nga ni Roger El Piso. Will fall down. But Kanashi, medyo nakakaganda na posisyon dito. Bandonat is on his way. Suntok sa ulo. Pero nakaligtas pa yung ating taong lobo. At nako, two members down on the side of Baby Esports. What a play from SB Empire. But MP the King, so he will just run safely here and escape the situation. An ambush attempt coming from SB Empire. But this is a pressure push right now in the top lane. But Donut County during the minion waves dito. At alam niya, madedepensahan niya. Grabe. Laban kila paring Pandora, Yaku. Yaku, ako naglalaro. Pambigay na rito yung Tori na yun. Considering na tatlong miyembro, mabasag dito from the side of SB Empire. Pero eto nga, Yaku, nakuha na yung ating last turtle dito ng ating SB Empire. Although, aabot tayo sa ating ika-apat na turtle. And 5 seconds window opportunity to take the turtle or magiging lord na nga yung ating pang-apat na turtle. And in terms of turtle counts dito, 2 out of 3 na ang nakuha ng ating AP Esports. At syempre, isa nga napunta dito sa ating SB Empire. Pero Yaku, habang tumatagal, lalong sumasakit ang isang Donut with Hes Aldous. At ito ang problema ng ating SB Empire. Especially Yaku, they got Parsa, they got this destroyed. Matilda. Naku, pagka ito, nagkaroon ng 300 stack Yaku. Yeah, yun ang sinasabi natin Yaku, isang lagatok sa ulo. Tanggal talaga ang ulo ng ating mga tropa. Pero let's see, MP the King right now with a skateboard. Oh, Gwen Delicado dito, mag-flicker. Is it available? No, he won't use it anymore. At patay nga doon si paring Ogwen. Donut is on his way. Look at the stock here. Abyssal Arrow will connect to Kanashi. Whoa! Kanashi will fall down. Donut will survive. Kanashi trying to chase down the members of AB Esports. Oh! Galing sa likod! Nako! Yureshi! Falling Starmoon! At nako! Yung Bayani! Yung isa! Napunta pa! Pandora, what you gonna do, sir? And Pandora will fall down! Triple kill for MP the King! Grabe ako dito! Yung execution! Grabe na ginawa. Talagang akala ko, Yaku, wala silang mapipick up dito. Pero Yaku, akala ko hindi ito tuloy ni Donut yung kanyang ulti dito with his Aldous. Pero tinuloy niya, Yaku. And i-pick up nga. Tapos, Yaku, syempre, lahat sila dito, yung attention napunta sa isang Donut na may gamit ang ating Aldous. Not knowing at the backline, Yureshi is there with that Falling Starmoon. At Yaku, syempre, ang finisher, the great finisher, MP the King, with his YSS with that triple kill. Problema to, Sir Chip, Sir King Eagle. Ginamit na, medyo delikado. Better Airstrike, baksak ating Cadenza. Atras, tatlong miyembro nating AP Esports. Pero sugatan, dalawang miyembro nating SB Empire. Nagkakatakawa pa. Ating Purple Bob, muntik nang nagkonekta ang ating Abyssal Arrow. Pero tamang atras lang. Step back, ginawa rito ng ating Ogwen. Ang Abyssal Arrow, one connect. At ito nga, Kanashi having a hard time on taking his own orange bob. Abyssal Arrow won't connect. Naiwan dito Yureshi, pero tamang atras na tatlong miyembro ng ating AP Esports. Tama ka dyan. And look at the wild arrows coming from El Piso, making sure that by chance that he will get at least a member nga dito ng SB Empire. Look at the advantage, Yaku. Tignan mo naman, early pa lang, 6,000 na kalamangan ng AP Esports dito, and this Lord is being taken down. And look at Donut there buying some time sa ating SB Empire, but Donut will fall down eventually, but I guess not. Kanashi about to go down, but the dive in is to avoid the damage coming from Donut. Unstoppable Force coming from Cadenza. Oh, the connection! Pero Ogwen na sumalo. Delicado, El Piso. Nganganyo din, Emperor King is there. Whoa! Galing sa likod! Falling Starmoon again from Yureshi!
Saan ba nang gagaling si Yureshi, Yaku? Diyos ko po. Yaku, yung base yata ni Yureshi, nasa taas siya. Oo. Oh. Laging galing sa taas, laging galing sa galing likod. Sa likod. Ang isang Yureshi. At eto nga, Yaku, the Lord's already marching on bottom lane ng ating SB Empire. Although tama, this is just a level 1 Lord, and they got Parsa with a Feather Earth, like they can easily burst down this Lord. Pero let's see, dahil Yureshi rito, grabe, tama, very tanky with this Esmeralda, trying to take down this tier 2 threat on the middle lane ng ating SB Empire. Same goes dito sa ating Red top lane. Because MP the King is there. Pero na-depensahan pa, Yaku, ah, mm-hmm, yung ating tier 2 threat dito. Pero isang 1-hit lang yan. I'm pretty sure AP Esports is just waiting for that minion waves para basagin na yung kalang tier 2 threat. Tama ka dyan. So items are tied dito for Ember King with a Season Shin with the top boots. War Axe, Blade of Despair, Endless Battle. Going for the Wind Red of Nature. Team turret has been I guess destroyed. Wind of Nature na yan, Yaku, no? Yes. On the other side, we have the Roger. Ni Panic Kanashi dito with the top boots. Windtalker. War Axe going for the Endless Battle. Let's see. This is a clash right now. Yureshi being chased down by the members of SB Empire, but he will just run away using that sustain and the armor given to him using his first kill. So grabe yung ginagawa dito ng APE Sports. Total domination in the early stage of the game, making sure that they will have the control on the map bago maka bangon ng isang Roger dito sa ating laban, Yaku. Yes, and I guess, Yaku, that will be a win-win situation for the side ng ating APE Sports for trade-off dito sa ating level 1 Lord. Dalawang tier 2 turret ang naging kapalit niyan. So, masena, I think, ang ating APE Sports. They're just waiting, na, Yaku, for that level 2 enhanced Lord in order for them to take tier 3 turrets away from SB Empire. And eto nga, Yaku, clearing all those may jungle creeps dito sa ating mapa para avoiding the further farm na makukuha ng ating SB Empire. And I think, Yaku, Priest Lane will be the next play for the side ng ating APE Sports. Grabe man yung kutos na yun. Bumaba ka at pampor naging bawas sa ating Pandora. Tank pa yun, Yaku, ha? Tanky pa yun. Pero yes. Abyssal Arrow welcoming the time. Kadensa is here. Mountain Shocker has been casted. Emperor King is on his way. Falling Star Moon again! And again, you're rushing with the play. Abyssal Arrow connection. Grabe yung chemistry. Yaku, daig pa yung dentistry. Nako, Diyos ko, MP the King together with the gang. Really dominating SB Empire. And Donut, nako po, basag ang top turret ng SB Empire. Dalawang bishop na lang natitira para sa imperyo nila. Abyssal Arrow di magkoconnecta pero doon at ahabol pa. Storm! Storm! Oh! What a big oh! Grabe! Oh, ito pa! Injector! Falling Sun! Diyos ko po! Oh my God! Royal Rumble, Yaku! Grabe! Ako, grabe rito, Yaku, ginagawa ng ating AP Esports. Pero 3-man remaining para sa ating SB Empire to defend their base. Tama atras ba gagawin dito ng ating AP Esports knowing na wala silang minions. Pero eto, Yaku, Kanashi is here to grab Owen Shizu as well. Pero eto na yung minions, ulti rito ng ating Donut. At nako, eto, inabot nga ng base. Pero tama takbo ating Donut dito. Tower lock ba gagawin ng Donut. And there we have it, Yaku, AP Esports! Para sa ating game, number 1! Grabe! What a game.